po natin mabuti. Bamit tayo ng 2 sandok. Atin pong pambinotohan. Ang bango ng ating binotohan. Natin ito ng bell pepper. Bango! Halata sa buto mga kabayan. Nangangalas na ang buto. Magandang araw po ulit sa inyo mga kabayan at kumusta po ulit kayo lahat. At for today's vlog ay mapapalaban po ulit tayo ng lutuan. Magluluto po tayo ng 5 putaheng sikat dito sa Batangas. Order po ito ni Ma'am Chona and Sir Sherwin ng New York. Yeah, New York, USA. At pinapabati po niya yung kanyang mga apo, sina Warren, Rina, Isabella, Sam, Maloy, Miko, Martin, Joanne, William, Benjamin, at kay Amihan, Bodhi, and Basti. At happy, ito po ay gagamitin sa birthday celebration ni Basti and Amihan sa San Antonio, Quezon. At doon po natin ito di-deliver. So, meron po tayo dito ng 10 kilo na spare ribs. Gagawin po natin yung adobong Batangas o binutuhan. 7 kilo na liempo. Gagawin po natin yung pochero. Gagawa rin po tayo ng 15 piraso na embutido. Tapos ay magluluto rin po tayo ng 10 kilo na kalderetang baka. Tapos ay 10 kilo na apretada. So yan, maraming pong salamat sa tiwala, Ma'am Chona and Sir Sherwin ng New York. So umpisa na po natin i-marinate ngayon. I-prepare na po natin para bukas, kahit tanghali na tayo mag-umpisa na pagluluto, ay safe na yung ating pagkain. Tapos ay malasa na rin. Umpisa na po natin i-marinate. Lagyan na agad natin ang paminta. Sasabay-sabay na po natin yan, itong ating kaldereta, may paminta, apretada, lagyan natin ang paminta, yung binutuhan o adobong Batangas, may paminta rin po yan. Yan. Bukod na lang po natin ang timpla yung embutido. Tapos maglagay po tayo dito ng pineapple juice sa ating pangkaldereta. Ito rin sa ating pang-apretada. Tapos maglagay po tayo ng toyo. Toyo dito sa pang-kaldereta. Toyo din dito sa
pang apritada. Toyo din dito sa binutuhan. Maglagay po tayo ng Worcestershire rice sauce dito sa ating pangkalderetang baka. Ayan. Tapos maglagay din po tayo ng pickles. Sweet pickles dito sa ano, pangkaldereta. Tapos dito rin sa apritada, sweet pickles. Tapos lagyan po natin ng suka. DS brand po ang ginagamit ko dito sa ating pang adobo. Dahil ito po ay hindi katulad ng ibang brand na sobrang asin. Suot lang po tayo ng gloves at hahaluin natin itong ating mga tinimplahan. Haluin na natin itong ating pangkaldereta. Sunod po natin itong ating pang-apritada. Haluin lang po nating mabuting ganyan para mapantay yung mga nilagay nating Ricardo. Bukas na po tayo magdadagdag dito ng iba nating mga Ricardo pagka gigisa na natin, lulutuin na natin. So yan, okay na po ang ating ano, 30 tahay, yung pangkalderetang baka, apritada, tapos yung ating pang adobo. So ilalagay na po natin ito sa isang malinis na lalagyan na may takip, tapos ay sasalansan po natin ito sa rep para siguradong hindi masisira. Ito naman po ang ating liempo, paukuluan na po natin yan, palalambutin, para bukas po ay pipreto na lang natin, parang litsong kawali. Ito naman po ang ating imbutido, titimplahan natin ngayon yan, ating babalutin, tapos i-steam na rin para bukas ay ready na rin natin para iprito. So ito naman po ang ating timplahan, yung ating pang-ibutido. Maglagay na po tayo ng itlog, pasas. Bali, ito po ay pinagiling na natin yan. May kasama na siyang carrots, bell pepper, sibuyas at bawang. Para po tayo ay dire-diretso na. Lagay din po tayo ng keso, cheese. Lahan po natin ang toyo. Lagay po tayo ng toyo. Paminta. Lagay din po tayo ng banana ketchup.
Maglagay din po tayo ng kaunting brown sugar. Brown sugar. Maglagay din po tayo ng harina. Kaunting harina. Tapos maglagay din po tayo ng asin. Haluin lang po natin. At ito po ay babalutin natin ngayon. At atin na rin itong i-steam. Yan mga kabayan, lagyan din natin ng pickles. Nahalo na natin, eh, wala pa pala pickles nga. Yan, lagyan po natin ng pickles. Tapos ay haluin ulit natin. Ayun. Hindi po kasi kumpleto ay pagkulang sa pickles. Yan, okay na po yung ating ala, pang embutido. Babalutin po natin yan sa dahon tapos atin ang i-steam. So bago po natin balutin yung ating embutido ay isalang po muna natin yung ating gimpo. Para habang binabalot natin eh, napapalambot na natin yung gempo. Ating pang putsero. Kailangan po natin ng tubig. Natin ang paminta. Tapos asin. Po natin ang asin pero hindi po natin ito paalatin. Kasi gagamitin din po natin ang kanyang kaldo o sabaw. Wala lang po natin apoy. Tapos atin po takluban. Ayan, balutin po natin yung ating embutido. Meron po tayo ditong hotdog at saka star margarine. Meron na po akong hinandang dahon din eh. Kanina isinalab ko na nung maaga-aga pa. Naglagay lang po tayo ng kaunting margarine dito sa dahon. Tapos yung ating templado na giniling. Isang tasa. Palamnan po natin ang hotdog. At yung ating pong panali. Lagi po tayo naghahanda nitong panali at malimit nga ay may nagpapaluto nito na embutido. Embutidong Batangas, nakabalot sa dahon ng saging. Tatali lang po natin yung dulo. Tapos sa gitna. Tapos sa dulo ulit. Ganun lang po kadali. Meron tayong isa. Dalawa. Tatlo. Atin lang pong ititrim para magandang tingnan. At hindi po masikip sa ating steamer. Tapos na po natin balutin.
Tanggalin po natin yung magkabilang dulo. Ilipat po natin itong ating liyempo. Dito sa kabila. Ayan. Dito ay tayo mag-i-steam po tayo dyan ang ating embutido. Salansa na po natin dito sa ating steamer. Tapos atin pagtatakloban ang dahon. Para mabango ating embutido. Takip. So, steamin po natin to sa loob ng isa't kalahating oras. Balikan po natin mamaya. Buksan po natin to, ating babalik na din. Yung mga nasa ilalim, lalagay natin sa ibabaw para magpantay ang lambot. Pampuli natin. Maya-maya pa ng konti ito. Medyo matigas pa. Pwede na po ito. Ang ating liyempo. Patayin na natin ang apoy at atin itong hahanguin. Baka mag-overcook. Pong kaldo, lalagay natin ito sa malinis na lalagyan at bukas ay magagamit natin ito. Yeah, pagkatapos ng isa't kalahating oras mga kabayan, patayin na natin ang apoy. Buksan natin. Okay na po ito siguro. At kalahating oras. Ayun, okay na. Ayan. Ito po ay atin ang palalamigin. At para bukas, ipiprito na lang natin. So bukas na po natin tutuloy lang ang luto. At kahit mga
patanghali natin lutuin yung ating mga pinrepare ngayon at dahil medyo pahapon pa naman po ang deliver nito. Right. Magandang umaga mga kabayan at na-prepare na po natin yung ating mga kailangan sangkap. So, umpisa na po natin magluto. Magsasalang na po tayo dito ng kalderetang baka at dito po sa kabila ay binutuhan o adobong Batangas. So, nag-init na po tayo ng kawali para tayo ay dire-diretso na. Lagay po tayo ng mantika. Tapos margarine, konting margarine. Lagay na po tayo ng bawang. Lutuin po muna natin saglit yung bawang. Mayroon din naman po sunog at baka pumait. So, ilagay na po tayo ng sibuyas. Chorizo de Bilbao. Palabasin po natin yung aroma ng chorizo. Igisa po natin maigi. Ay, pwede na po tayo maglagay ng tomato sauce. Isa po natin yung tomato sauce. Tapos, ibuhos na po natin yung ating minarinate na baka. Haluin lang po natin mabuti. Bamit tayo ng 2 sandok. Para po mahalo nating maigi hanggang ilalim.
po sa ating pagtakpan. So dito naman po sa kabila ay salang tayo na ang binutuhan. Init na rin po ang ating kawali dyan. Lagay tayo ng mantika. Ang ating star sa kusina. Maglalagay po tayo ng konting margarine. Isa po tayo ng bawang. Tutulutuin lang po natin yung bawang. Wag lamang po nating susunugin. Papait. Pag medyo paluto na po yung bawang, luto na. Oh. Lagay po tayo ng sibuyas. Marami-raming sibuyas. At dahil po ay bultuhan itong luto natin, kailangan maglasang sibuyas yan. 10 kilo po ang ating sinasalang. Itong ating kaldereta, 10 kilo din. Tapos ibuhos po natin yung ating minarinate na pork spare ribs. Ating pong pambinutuhan. Gamit po tayo dito ng siyansing malaki para susukay natin yung ilalim. Pag sandok ay mahirap siyang isukay. Right. Tapos atin po din yung tatakpan. Takip. At yan po ay kusang magsasabaw. Mamaya-maya po hahaluin agad natin, baka masusunog yung ilalim. Buksan po natin at ating hahaluin para mapantay po natin yung pagpapalambot. Maya-maya pa po ito. Ito namang ating binutuhan. Haluin din natin. Bango na. Haluin lang po natin para siguradong pantay ang lambot ng karne. Yan. Kusa po itong nagsasabaw. Ngayon, pagka matigas at medyo iga na, pwede po tayo magbanto ng tubig para ma-achieve natin yung tamang lambot. Ganon din dito sa kaldereta. Buksan po ulit natin to. Testingin natin kung malambot na. Oh, malambot na. Lalagay na po tayo dito ng ano? Patatas. Tapos lagyan na rin natin ng liver spread. Lagay na tayo ng liver spread. Dalawa. Tapos naglagay rin po tayo ng dahon ng laurel. Lagay rin po tayo ng patatas yan, para naman po siya may gulay. Tapos
Lagyan po natin ng kaunting bell pepper. Lagay dito tayo ng bell pepper para masarap naman yung ating binutuhan. Tatakpan po ulit natin hanggang sa lumambot yung patatas. Sarap po natin. Ating hahaluin. Baka nasusunog na ilalim. Ayan. Ang bango ng ating binutuhan. Ligat-ligat pa ang patatas. So, ininin lang po natin ng konti ito at ating patitikman ito kay Botchong Sarap. Hindi na po natin tatakpan para hindi ma-overcook yung ating gulay. Yan, hayaan po natin kumulo. Yun, malambot na patatas. Tamang-tama pagkakalambot. O, nakakalasa sa buto mga kabayan. Nangangalas na ang buto. Nalambot na ho ito. Atin ang patitikman kay Botchong Sarap. Para mahusgahan na ito. Suyo ko, Botchong Sarap. Kung gusto nyo makilala si Botchong Sarap ay puntahan nyo kaya ang YouTube channel. Yan. Kung sino yung tumitikim na yan. Si Botchong Sarap. Quality. Quality. Yan. Patayin na natin na po. Yan. Hindi na po natin ito masyadong iigahin. At ito po ay katulad nung maramihan natin luto. Babalutin po natin ito. Tapos ilalagay natin sa styro para hindi po siya lalamig. At matibay po siya sa panis. Luin po natin itong ating kaldereta. Tigas-tigas pa. Pero konting oras na lang po ito. Maglagay na po tayo dito ng liver spread. Dalawang liver spread. Tapos ay maglagay din po tayo dito ng bay leaf, laurel. Takpan po ulit natin at pag kumulo, lalagay natin yung patatas and carrots. Init po tayo dito ng mantika at tayo magpiprito dito ng ating pamputsero. Natin na madaling iminit. Tapos itong ating kaldereta, haluin natin. Bango. Mabango na. Lagay na po tayo dyan ng gulay. Lagay na po tayo dito ng patatas sa carrots.
Tapos taklubang po uli natin. Hintayin natin lumambot yung patatas at carrots. Iwala man po natin yung ating ano, yung ating pangputsero. Ayan, gagawin natin muna lechong kawali. Ayan, oh, nahiwaan na po natin yung iba. Para pag pinirito natin ay ano, mapasok yung ano, na. Ayan. Right. Prito po natin dito yung ating ala. Pang-putsero, ayan. Nilagay po natin ang hanggat di pa masyadong mainit yung mantika at pagka sobrang init na ay ano, mamamangay na yan. Maninibalsik. Right, takpan po natin. Mamaya itong iba. Usan po natin itong ating kaldereta. Malambot na ang patatas. Lagay na po tayo dyan ang olives. Lagay na natin yung olives. Green olives. Lagyan rin po tayo ng red and green bell pepper. Tapos keso. Maglagay po tayo ng cheese. Tapos maglagay rin po tayo ng konting ano, hot sauce. Alalay lang po at napakabisa nitong red hot chili sauce na ating ginagamit. Baka may kakain bata. Ayan, haluin lang po natin. Bango. Amoy piyestahan. Ayan, atin lang po itong iin-inin at patitikman na natin kay Bochong Charap. Ayan natin muna kumulo. Usap po natin ito ating ano, gimpo. Oop. Yan, natin po muna pinatay ang apoy at ating babalik na rin. Pag hindi natin pinatay ang apoy, mahirap itong balik na din eh. Nanlalaban ito. Right. Takpan po uli natin at buhayin uli natin ang apoy.
Bango. Ang mga kabayan, ang ating caldereta. Beef caldereta. Hindi na po natin masyadong iigahin at ang sauce nito ay masarap. Ay pag igang-iga ay pangit naman po pag walang sauce. Patikman po natin sa ating tagatikim kay Bochog Charap. Para mahusgahan na. Quality na naman. Quality. Quality na naman. Okay na. Patayin na natin ang apoy. Ito na ho yung ating ano, beef caldereta. So, bali ito po ay ato. Babalutin natin at ilalagay din natin sa plastic tapos ay sa styro para hindi rin siya lalamig. Katulad ng ginawa natin doon sa pork binutuhan. Op, buksan po natin at hanguin na po natin itong ating liyempo. Lagay po natin sa strainer. Tapos atin niya palalamigin. Salang ulit. Buhayin po uli natin ang apoy. Yan. Tapos, takluban uli natin. So, dito naman po sa isang kawali. Nagpainit uli tayo ng kawali. Kasala po tayo dito ng apritada. Lagyan na po tayo ng mantika at naasbuk na. Margarine. Ilagay na po tayo ng bawang. Pag medyo luto na po yung bawang, maglagay tayo sibuyas. Luto na po yung sibuyas. Naglagay tayo ng tomato sauce. Ginigisa po natin ang tomato sauce para mabangaw at hindi aasim yung ating ano, apritada. Tapos ibuhos po natin yung ating minarinate na apritada. Pang-apritada. Hahaluin lang po natin. Mm-hmm.
halo natin ng maayos. Tapos atin pong tatakpan. Hinaan natin ng konti ang apoy. At yan po ay masusunog ang ilalim pag sobrang lakas. Yan. Haluin po natin itong ating apretada. Yan, nagsabaw na. Pusa po itong nagsasabaw. Haluin po natin para napapantay yung pagpapalambot. Tapos itong ating lechon, kawali na pangputsero. Hanguin na po natin. Yan, palalamigin po natin yan, tapos ating gagayatin. Tapos preto na tayo dito ng saging. Saging na saba. Gagamitin po natin ito sa ating putsero. Hanguin na po natin yung saging. Okay na ito. Patuloy natin sa strainer. Tapos, prito rin po tayo ng patatas and carrots. Gayatin po natin yung ating pang-ano, putsero. Yan, parang lechong kawali. Malutong. Hanguin na po natin yung ating ano, patatas and carrots. Right. Tapos piprito na po tayo dito ng embutido. Babawasan lang natin yung mantika. Buwasan lang po natin ng mantika. Piprito tayo dito ng imbutido. Yung pinreperm na po natin imbutido kagabi. Prito natin dito. Salain lang po natin para mawala ang kalikamor. Kalikamor yung mga ano. Nasunog na ano. Para maganda pa rin yung ating mantika. Tapos pwede na tayo magprito po dyan ang ating ano.
Yung buti daw. Okay na po itong unang salag natin ng embutido. Anguin na natin. Lagay po natin dyan sa ating ano, para makatulo ang mantika. Salang ulit tayo. Oop! Right. Second batch. Malapit na ito. Maglagay na po tayo dito ang libre spread. Haluin lang po natin ating pukuluin. Konting lambot pa at pagka po atin binuksan, naglalagay tayo ng gulay. Languin na po natin itong ating embutido. Alright. Yan po ay sasalansa na lang natin sa karton pag nakatulong pag nakatulo yung mantika. Salang po tayo dito ng putsero. Tayo mantika. Bawang. Sibuyas. Tapos sabon na lang po natin margarin. Lutuin lang po natin saglit yung sibuyas at bawang. Maglagay na po tayo ng tomato sauce. Del Monte tomato sauce. Nagkaibang brand. Okay lang ho yan. Tapos ilagay na po natin yung karne.
patatas, saging at carrots. Lagay din po tayo ng pineapple juice. Garbanzos. Hans pork and beans. Lagay din po tayo ng banana ketchup. Brown sugar. Black pepper. Tapos maglagay po tayo ng kaldo. Yung kaldo natin. Lagyan natin. Yun. Haluin lang po natin. Hindi po tayo naglagay ng asin kasi yung ating pong kaldo ay may lasa na eh. Baka umalat. Haluin lang po natin. Alright. Takip. At atin po yung pakukuluin. Pag kumulo, lalagay po natin yung ibang gulay. Ito naman po tayo sa ating apritada. Ang bango. Yun, malambot na. Yan ang tamang lambot. Lalagyan na po natin ito ng gulay. Patatas and carrots. Lagay na po natin yung patatas and carrots. Yan. Takulban po natin saglit. Nakulo na. Lagay na po tayo dyan ng gulay. Ang ating bagyo beans. Tsaka repolyo. Tapos maglagay rin po tayo ng bell pepper. Hatiin na natin bell pepper. Lagyan din natin itong ating apritada. Haluin lang po natin to. At gulay na lang ang lulutuin natin dito sa ating ano, pochero, Batangas style. Yan, hayaan lang po natin kumulo para maluto ng konting oras yung gulay. Balik naman po tayo dito sa ating apritada. Haluin natin. Lagyan na natin to ng bell pepper. Bango. Malambot na ang patatas, katamtama ng lambot. Lagay na po tayo ng gisantes. Gisantes o green peas. Haluin lang po natin to at hindi na natin to tatakpan. Hayaan lang po natin mainin ng konting oras. At okay na itong ating apritada.
Ayan, mga kabayan, okay na itong ating apritada. Patayin na natin ang apoy at di na natin po masyadong iigahin. Quality na raw, sabi ni Botchog Charap. Pinatikman po natin sa kanya, quality na raw. Oh. May iga pa po ito pagka ano, kaya hindi natin masyadong iigahin yung sauce. Babalutin din po natin to, tapos lagay natin sa styro. Ah, dito naman po sa ating ano, embutido. Ay, embutido, puchero. Ating puchero ay okay na rin po ito. At pinatikman ko naman ito sa aking isang kuya. Ay, Kuya Ken. Quality na raw. Tinikman din po ito ni Botchog, siyempre. Ayan. Patayin na po natin ang apoy. At ito po ay ano, babalutin din natin tapos ilalagay natin sa styro. Parehas noong apritada, caldereta at saka binutuhan. So yan mga kabayan, nandito na po yung paluto ni Ma'am Chona and Sherwin ng New York. At ito po i-deliver natin sa ano, San Antonio, Quezon. So nandito po yung kanyang ano. Yan, binalot po natin ng dahon, tinakpan. Kaldereta at saka yung binutuhan. Yan, takpan po natin para hindi lumamig. Nilagay na po natin sa styro para hindi siya lalamig. At ito naman po sa kabila ay nandito po yung apritada at saka yung puchero. Takluban na po natin. Tapos dito po sa baba ay nandito naman po yung embutido. Ayan. 15 pieces na embutido. So ayan, maraming po uling salamat kay Ma'am Chona. Chona and si Sir Sherwin ng New York. Ayan, ito po ay gagamitin sa birthday celebration ng kanyang apo, si Basti and Amiha. So happy birthday po. So i-deliver na po natin to ngayong 3 p.m. Alis na po tayo at kailangan 4 p.m. ay nandun tayo sa San Antonio, Quezon. So yun, marami po salamat sa mga nagtitiwala sa ating mga luto, yung mga nakaraan nating luto. At yung mga gusto po magpaluto ay message nyo lang po kami sa aming Facebook page, Life is Delicious by Impus Journey. Hanggang dito na lang mga kabayan. Maraming salamat po sa inyong suporta. Ingat lagi po tayong lahat at God bless po sa ating lahat. Sana po ay magkita kita tayo uli sa susunod ko pang mga videos. Ano dito tayo mga kabayan, bababa lang natin. Ayun.
Thank you, sir. Thank you, ma'am. Salamat po. Okay na po. Tuloy na po kami. Kami na po. May pupunta po kami sa ano. Salamat. Next time muna. Salamat po. Thank you.